Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pili natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat kumanap sa banal na pagdiriin. Inaamin. Sa pagpapakilin ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking magkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y pananalig sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
adequado sumay inyo ang tuwina. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alaga, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa ama nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay nito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umumulo po ang lahat. Minamahal ko mga kapwa anak ng Diyos, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo mga pupilan sa pagtuko ninyo sa panyaya na tumanggap ng sakramento ng pupin. Nagpapasalamat din ako sa mga ninong matina na tumanggap ng ganitong tukulin na maging gabay ng inyong mga inaanak. Nagpapasalamat din ako sa mga katekista na siya bubuhog sa inyo at naghanda sa inyo upang maging karapat-dapat sa pagtanggap ng pupil ninyo. At siyempre, salamat sa ating purong paroko, si Father Jesse, na nasa likod ng lahat ng ito at nagdanais na kayo'y makatanggap ng sakramento ng pupil. Bakit ba kinakailangan tanggapin ang pupil? Ngayon ay araw ng Sabado, ito ay panahon ng bakasyon, ilang paso, panahon para magpahinga, siya ay mapalengke, bumili ng mga pangangailangan, panahon ng paglalaba, lilinis ng bahay, ay bakit kayo narito? Sapagkat pinapahalagahan ninyo itong ating ginagawa at dapat lamang, sapagkat dito nakasalalay, yung buhay niyong buhay magagawa ay magiging makahulugan o hindi, kung magiging tagumpay o hindi. Sapagkat ang ating pinag-uusapan dito ay tungkol sa pagpapakabuti at pag-iwas sa masama. Hindi natin pinag-uusapan ang pagiging mayaman, sapagkat pwede kang maging mayaman pero gumagawa ng mabuti o gumagawa ng masama. Dito natin pinag-uusapan yung kung anong puso ang iyong puhunin, sapagkat kung ano man ang iyong profesyon ay pwede gamitin para sa mabuti o para sa masama. Dahil wala ang direksyon natin sa buhay at natuman ang kalagayan natin ay dito pupunta ang paggawa ng mabuti at ang paggawa ng masama. At ang dalawang ito ay merong sinusunod. Lahat naman kasi tayo ay masunurin. Masunurin. At ang bawat desisyon ay tanda na magsunod. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay gumagawa ng masama, ang iyong sinusunod ay
diablo. Pag ikaw naman ay gumawa ng mabuti, ang iyong sinusunod ay ang Diyos. Ay pwede maging pinusunod mo sa sarili, ang sinusunod ko ay yung sarili ko, yung gusto ko. Ay doon nga eh, dinikando yun. Sa pagkat kung paano tayo ay matalino, ay mas matalino ang diablo. Sabi ng diablo, tutuksuhin ko ito, pero ang gagamitin kong paraan ay yung hindi makakatagi ang tao. Hindi siya makakatagi sa aking tukso. At ano ang ginagamit ng paraan ng diablo? Yung sarili. Alam na naman sabihin ng diablo, oh, nakawin mo yan ha, kahit hindi iyo. Hindi na iyo, pero kailangan mo yan. Ayaw mo. Mapapasaya na walang kahirap-hirap, walang gastos-gastos. Iyo na yan. Yan, ang sinasabi ng diablo. Iyo na yan. Ay sino mo gagayaw? Sinong tatanggi sa sariling pakinap? Yan. At lahat ng tukso, yan ang paraan ang ginagamit ng diablo. Liligaya ka. Papakinabangan mo yan. Ikaw ay magiging sikat. Alwat ka yung buhay. Ito, kaya ginagamit ay sarili. Pero, meron hindi sinasabi ang diablo sa tuwing sa iyo ng tukso. Halimbawa, kung sa sinasabi sa pagnanakaw, ang sinasabi ng diablo, iyo na yan. Ano ang hindi sinasabi ng diablo? Akin ka na. Sapagkat sa tuwing tayo ay nagpapadala sa tukso, ay kanino tayo sinusunod? Pwede sa diablo. Kaya ginagawa ng diablo, nakawin mo yan. Iyon na yan, pero aking ka na. Yan. Okay, gawin mo yan. Kahit ay bawal, liligaya ka dyan. Pero ang hindi sinasabi ng Diablo, Diablo, lalo akong liligaya sapagkat pagiging takbo ng ina. Yan ang ginagawa ng Diablo. Kaya dalawa lang ginagawa ko mga kapatid. Ang ating sinusunod, ang Diablo o ang Diyos. At dahil ang Diablo, ay siya ang hari ng daya, ang hari ng kasinungalingan, lahat ng pagtutukso ay daya. Nagdadala tayo ng daya. Nagdadala tayo ng kasinungalingan. At alam natin na ito ay daya sapagkat sa panahon madali, tayo ay nagigising sa katotohanan. Mali pala talaga yun. Akala ko tama. Masama pala. Sa katotohanan, ang naging damdamin ay ang pagsisisi. Bakit ko nagawa iyon? Bakit ako nagpagawa? Pero, tapos na eh. Nangyari na. Napermisyo na. Napahamak na. Nasakta na. Nasira na. Tapos na. Uli na ang lahat. Uli na ang lahat noon. Magising sa katotohanan sa pagkantang padala, sa daya, at panlilingkang ng Diyablo. At yan ang nangyayari sa lahat ng pagkakasal. Kaya ngayon, kailangan ko mga kapatid, lalo tingin kayong mga pupilan, ay ipangangako ninyo mamaya na hindi na kayo magpapadala sa panlilingkang at Diyablo. Daya ng Diyablo. Sa halip, kayo ay sasampalataya sa Diyos. Yan ang inyong gagawin upang ilagay sa tamang direksyon ang inyong buhay. Hindi naman lahat ay yung pagiging mayaman. Pero tama lang. Pero hanggang bumago ng mabuti, ikaw ay magtatagumpay. Lahat, kahit ano kalagayan mo sa buhay, basta ikaw ay bumago ng mabuti, ikaw ay magtatagumpay. Hindi naman ibig sabihin na hindi mahihirapan. Si Jesus nga, nahihirapan. Ang mahal na Birhe, nahihirapan. Yung ating patron, si Martin de Porres, nahihirapan. Pero sa gitna ng kahirapan yun, ay naroon
kanilang puso ay nananahan ang Diyos. Ang Diyos ang nananahan sa kanilang puso. Kaya anuman ang mangyari, dahil mahirap, ay naroon ang kapayapaan at kaligayahan galing sa ating Panginoong Diyos. Ito gusto natin. Kaya pag-awad ninyo mga minamahal ko mga kapatid sa pagkat sa inyo ang Espiritu Santo, ang Diyos, ikatlong persona ng Diyos. Dahil Diyos siya ay mas malakas, mas makapangyarihan kaysa sa Diablo, kaya kaya natin tanggihan ang umang tukso kung tayo ay kakapit sa Espiritu Santo. Lahat ng tukso ay pwedeng tanggihan. Walang tukso na sasabihin niya, hindi ko kasi yan eh. Pinilit kasi ako ng Diablo. Ang Diablo ay hindi namimilit. Ang Diablo ay nanonukso, naaakit, pero hindi na kayang mamilit sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng malayang pagpapasya. Kaya lahat ng pagkakasala ay malayang pagpayag sa tukso ng Diablo na kung tutuusin ay pwede naman natin tanggihan. At hindi tayo papayagan ng Diyos na tuksohin ng higit sa ating kaya. Hindi papayag ng Diyos na tayo tuksohin ng higit sa ating kaya. Kaya lahat ng tukso ay pwede tanggihan. Sa tulong ng Espiritu Santo. Isa pa, ay meron pang ipinigay ang Diyos ng tulong. Sino ito? Yung mga ninong at nina. Ang ninong at nina, pagkalapit ang Pasko. Ang ninong at nina ay hindi para sa regalo, sa Pasko. Ang ninong at nina ay hindi rin sa pakipkip. Dahil kung ganun, kapag pinaganap ko sa akin, ang ninong at nina ay napakayama para palaki ang pakinama. Pero ang ninong at nina ay para dyan. Ang ninong at nina ay para magbigay ng mabuting halimbawa. Pinapakita ng buhay ng ninong at nina na pwede nga pala na tumanggi sa tukso, pwede nga pala na magpakabuti. Yan ang role ng ninong at nina. Kaya mahirap din na maging ninong at nina dahil tinatalaga din yan yung sarili. At kayo ay tinitingnan, pinagmamasdan na inyong inaanak. Ano kaya ito si Nino? Bibigay kaya ito? Ako pag ito'y bumigay, ako pa? Yeah. Si Nina, ako? Siya pa naman ang aking tinitingnan. Huwag sana magpadala sa tukso at yun siya ang aking lakas. Halimbawa, sasabihin ng Nino, pagkamali yata itong inaanak ko ng pagpili. Mas matinupay yata ito sa akin na. Aba, malay na, sabi na Diyos eh, kunin mo ngayon ang ninong para pagkinutinong. Kaya yung pagiging ninong at nina ay isang malaking responsibilidad at ito'y ginagawa ninyo sa harap ng Diyos. Therefore, hindi na sana tayo pumunta dito sa simbahan. At doon na lang sa Jollibee mag-usap. Hindi po kayong ninong, Sige, libre niya rin ako. Pero hindi, dito ginawa sa harap ng Diyos sapagat ang nakasalalay ay tungkol sa pagpapakabuti. Pagdasal natin dito mga pupukilan, pagdasal natin ang mga ninong at nina upang may talaga ang sarili na itakuin si Satanas at sumampalataya sa Diyos. Itong ating ipagdasal at ang pinagpapakabuti natin ang seremonyas ng pagpapakabuti. Ngayon ay tumayo ang mga pupukilan. Sisitihan ang kabila.
Minamahal ko mga pupukilan, itinatakwil pa din Diyos si Satanas at ang kanyang mga gawain at pag-iikaya sama-sama. Sumasampalataya pa kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya pa kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanak ni Santa Maria ng Birhen, pinako sa krus, namatay, dinibig, muling nabuhay at nalulugdog sa kanan ng Ama. Sumasampalataya pa kayo sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na bumaba sa mga apostol o Pentecostes at ngayon ay inyong tatanggapin sa sakramento ng kumpin. Sumasampalataya pa kayo sa pananasigahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay ng walang hanggan. Ito ang ating pananampalataya, ito ang pananampalataya ng banal na simbahan, ito ang ikinararangal nating ipahayag kay sa ating Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, noong binagay ng mga pupupilan ngayon, sila'y muling isininang, ipinagkalaw sa kanila ng Diyos ang kanyang sariling buhay, kaya sila'y naging mga anak niya. Idalangin natin ngayon sa Diyos Ama, na ipagkalaw niya sa kanila ang Espiritu Santo upang sila'y magpuspos ang kanyang lakas at bumanap ang papahit ng banal na langis ay maghihigit sila kabulat ni Kristo, ang anak ng Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama na Jesucristo na aming Panginoon, sa pamamagitan ng tubig at ang Espiritu Santo, hinahawa ko sa kasalanan ng mga anak mong ito at binigyan ko sila ng pakikihati sa iyong buhay. Suguin mo sa kanila ngayon ang Espiritu Santo at mga alim upang siya ang maging lakas nila at patubay. Ipagkaloob mo na sila ay magpuspos ng karunungan at pangalaw, na sila ay maging makatwiran sa pagpapasya at manatiling matibay ang loob sa lahat ng pagkakataon. Puspusin mo sila ng kalaman at pamimitagan at ng malalang pagkatapot sa harap ng iyong katangilan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon, magpasawala hanggan. Amen. Patayin na ang mga katina. Umupo muna kayo. Dadalaw tayo ngayon sa pagpapahid ng banal na langis. Gumawa kayo ng isang hanay. Yung mga ninong at ninang ay sa likod ng mga ina. Thank you.
Mga kapatid, tinitin tayong manalangin sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Pag-isahin natin ang ating pagsamo sa Kanya tulad ng ating pagkakaisa sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na kaloob ng Espiritu Santo. Ang tugon, Panginoon, kami iyong dinggin. Panginoon, kami iyong dinggin. Para sa mga kapatid nating bagong kumpil, upang ang kanilang buhay ay magpuspos ng pananampalataya at pag-ibig at maging mga tapat silang saksi ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Para sa kanilang mga magulang, ninong at ninang, na umaakay sa kanila sa pananampalataya upang mapagtubayan ng kanilang magandang payo at mabuting halimbawa ang pamumuhay ng mga bagong kumpin na naaayon sa landas ng Panginoong Jesucristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Para sa banal na simbahan ng Diyos, para sa ating Papa Francisco, para sa ating Obispo Benaventura, at para sa lahat ng mga Obispo at Pari, upang maitaguyod nila ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mga taong pinagbubuklod ng Espiritu Santo hanggang sa maninding ng pagbabalik ng Diyos Anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Para sa lahat ng mga tao, lipi at bansa, upang pagmamahalan ang lahat bilang mga kapatid at mga anak ng iisang Diyos Ama, at upang patuhanan hanapin ng lahat ang kaharian, kapayapaan at kaniningan ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. O Diyos naming Ama, isinugo mo ang Espiritu Santo sa mga apostol. Sa pamamagitan nila at ng kanilang mga kahalili, patuloy mong isinusugo ang Espiritu Santo sa amin. Ang araw na sinimulang ipahayag mo ang Pentecostes ay patuloy na huwag may hatid sa kabatiran ng lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon